There we go. Good evening, good morning, good afternoon, kung anong oras naman ito pinapanood. So, today I'm going to teach you how to master the silver bullet. This topic, okay, will be prioritized or we are going to focus on mastering silver bullet. Okay? So, sino dito? Okay, sino dito ngayon yung mga nahihirapan pa rin when it comes to silver bullet? Be honest to yourself. Okay, be honest to yourself. Sino pa dito yung nahihirapan when it comes to spotting silver bullet? Okay? Marami kasi sa inyo guys, makikita, uy putik, nasa left side na to ah. Bakit hindi ito yung kuning compare valley gap? Bakit hindi kinuha ni Sir Kim? Bakit hindi ginamit ni ICT itong pair valley gap na to? Ito yung pinakamalapit na pair valley gap. Bakit hindi ito yung kinuha niya? And guess what? The price reverse. Hindi ko na-expect yung movement. Hindi ko nabantayan ang movement. I'm late. Sabi ni Sir Kim, sabi ni ICT, 10 o'clock ang silver bullet. 10 to 11 to be exact. Yun ang sinabi. Okay? So today, I'm going to make it clear para sa inyong lahat. Okay? Yan din ang problema daw ni Jerby. Hindi na nakakasabay si Waki. Si Joshua medyo naguguluhan. Si JC naguguluhan. Si Jerby naguguluhan. Si Sir Reggie naguguluhan din. Si Lar naman ay SL hit. Jericho, confusing. I feel you. Nararamdaman ko kayo. Okay? Well, si Ariola Romel, nag-stick talaga siya sa volume imbalance. Sa volume imbalance, ibig sabihin, volume imbalance ata yung hindi niya talaga naiintindihan. I don't know. Okay? Si Jero naman daw ay naiiwan. Ang ganda ng icon mo, anyways. Okay? Naiiwan. Okay, marami naman naiiwan. So, ako coach, nakikita ko lang pag backtest. Type Y na chat, guys. Mamaya, ah. Mamaya. Type Y na chat kung sino dito yung mga taong ganito din, katulad ni Sir Marco. Hindi, nakikita nyo lang pag backtest, pero pag real time, putang na, hindi na. Yan ang totoong trading. Marami kasi sa iba, maraming tao dito sa community ng trading dito sa Pilipinas, ayaw nilang aminin sa sarili nila yon. Hindi nyo inaamin sa sarili ninyo yon. Bakit? Kasi gusto nyo lagi magaling kayo sa mata ng lahat ng tao. Gusto nyo lagi magaling kayo sa mata ng lahat ng tao, sa ibang tao. Ayaw nyo nagkakamali. Now, instead of having or admitting your failure, pinipilit mo pa rin. Now, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung sinabi niya kanina na pag tuwing backtest niya lang naiintindihan, pero pag real time na hindi niya na makita-kita. And now, I have a promise sa mga tao na nandito. I don't know kung ilang kayo, okay? I don't know kung ilan yung mga nandito sa live. Pero sige, mangako ako sa inyo. After this live, may time pa tayo. It's only 8:21. Makikita niyo siya real time, real charts. Not doing a replay, okay? Hindi ko kayo pakikitaan ng replay. Hindi ko papakita, ipapakita ko sa inyo live charts. Makikita nyo siya live charts. Even though kahit wala nga ako eh, makikita nyo siya live charts. It's not a replay. Don't show us a replay. Makikita nyo siya. Real time, real charts. Nandoon siya. So now, let's go. Okay. So, since majority of you guys, alam ninyo lahat na sinabi na amin, o sinabi, na ang silver bullet daw ay nangyayari during 10 o'clock to 11 time window. Tama? 10 o'clock to 11 window. Pero now, what if I told you na kaya nyo i-trade yung silver bullet earlier than 10 o'clock? Yan. Yan ang hindi alam ng ibang tao. Why? Kasi ano kaya? Kasi hindi nyo naman napanood. Hindi nyo naman nakita. Hindi nyo naman napanood. Hindi nyo nga alam kung saan tinuro ni ICT yung silver bullet way back before. Ngayon nyo lang naririnig yung iba. Yung iba sa inyo, ngayon lang narinig yung term na silver bullet. Pero guess what? Tinuro nyo na pala. Tinuro nyo na pala way back before.
And now, refreshment na lang yung binibigay niya. Now, ayun nga, tulad nga nasabi ko kanina, may nag-message sa akin, kanina, isang tao. Sabi niya sa akin, Coach, nag-upload po si ICT. Nag-upload po si ICT ng Silver Bullet, which is ito po. Ayan. Nag-upload po si ICT ng Silver Bullet. And guess what? Nilike ko na siya para masave ko sa akin. 2023 ICT Mentorship. ICT Silver Bullet Time-Based Trading Model. Now, ano pong thoughts mo doon, Sir Kim? Now, mali ba yung tinuro ko? Mali ba yung tinuro ko? Wala. Pero, binigyan niya pa tayo ng isa pang way to play it. Which is, London Session Silver Bullet. Ito yung hindi niya binanggit way back before. Ito yung never niya nabanggit na kayang i-trade yung silver bullet during this one. During this time. So, this is new to me. Bago sa akin to. Pero the rest ng pinakita niya dito, I did watch it. Guys, old concept. Ito na yung dating-dati pa. Walang nagbago. Doon ko nagustuhan si ICT. Walang nababago. Yun at ayun pa rin ang algorithm ng market ever since. So now, Sir Kim, ano pong thoughts ninyo? Kung aaralin ko po ang ICT, yung ICT Silver Bullet dito sa video na to, maiintindihan ko po ba? Now, tanong ko sa inyo guys, baguhan ka lang sa Silver Bullet. Pag pinanood mo ba to, maiintindihan mo agad-agad yung Silver Bullet? Sige nga, let me know. Magigets nyo ba lahat? Agad-agad. Yung silver bullet, dito lang, sa video na to, 19 minutes and 15 seconds. Kaya? Kaya? Complicated, tama? Correct. Now, ngayon, kinikilabutan na ba kayo na according to plan, lahat ng tinuro ko sa inyo, step by step, lahat ng tinuro ko sa inyo, hindi kayo napapag-iwanan? Kasabay nyo ako? Kasabay nyo si ICT? Nasa latest episode kayo ni ICT ngayon. Kung tutuusin. Naintindihan? So now, hindi nyo maiintindihan to by just watching the full 19 minutes. Bakit? Kailangan alam mo na tong silver bullet dun sa tinuro niya way back before. Kailangan nalaman mo na yon. Bakit? Kasi itong tinuro niya dito, bonus lang to. Based sa pagkakaintindi ko sa lahat, since the beginning to the end, lahat ng to guys, refreshment lang. Lahat. Pero hindi niya sinabi dito na, oh, ganito kasi lagi yan, ganito. No, hindi. Okay? Pinakita niya dito lang ang example ng silver bullet niya. Okay? Sample of silver bullet. Now, to break the ice, ito yung mga key time frames or keywords na kailangan ninyo pag gusto nyo mag-check ng silver bullet. Yan. Okay? So, in this case, gawin natin siyang black. Sorry. Okay? So, in this case, kailangan nyo maghanap ng 9:20 PM. Okay? Philippine Standard Time, guys. Okay? Lahat ng nilalagay kong time dito is Philippine Standard Time. Okay? This is Mastering Silver Bullet for New York Session only. Hindi pa siya London. Okay? Hindi siya London. New York po ito. So, you have 9:20 PM. Wait lang. Sorry. Ayan. You have 9:20 PM to 9:30 highs and lows. Kailangan nyo to. Breaking and rejecting 9:40 to 9:50. Ah, wala akong pakialam kung anong oras mo kung gustong tignan yan. Pero itong sinabi ko dito, hanapin mo yan. Gusto ko hanapin mo yung highs and lows ng 9:20. Hindi ko po pwedeng sabihin na highs lang yan kasi hindi naman lagi pataas ang presyo. Minsan pabagsak, minsan sideways, minsan consolidation, minsan sabog sa taas, bagsak sa baba.
Kaya ini-indicate ko dito highs and lows equal 9:20 PM, 9:30. 9:20 to 9:30, hanapin mo highs and lows na makikreate. Kaya nga, during those times, di ba ganito tayo mag-TA during that time? Hindi nyo ba napapansin? Palagi yon. Lagi ako nakaganyan. Tama ba? Lagi ako nakaganyan. Kasi nga gusto kong hanapin yung highs and lows na yon. Okay? Sorry guys, mali yung aking time zone dito. So, pakipalitan na lang yun sa inyo. Okay. Negative. Ano nga ulit tayo guys? Oh my God. New York. Hanapin nyo yung New York. Sorry. Bakit? Okay. Negative 4. Okay. UTC negative 4. Ayan. Okay. Guys, paki-correct na lang din ako nung sa inyo. Baka mamaya hindi naka-save sa inyo tong negative UTC 4 na to. New York po tayo. So, ayan. Okay? So, kaya minsan, back tayo sa topic, kaya minsan lagi ako naglalagay ng ganyan. Kasi nga gusto kong hanapin yung highs and lows na yon. Okay? Hanapin nyo yan. Now, 9:40 to 9:50, breaking and rejecting. Breaking and rejecting. I don't know kung paano nyo hahanapin yan. Masasabi ko dito, breaking and rejecting. Then, ito na yung listahan ng mga fair value gaps na makikita ninyo. Valid fair value gap na pwede nyo i-trade into. I did examine those candlestick or time frame, so you don't have to. Nilagay ko na siya dyan. Eh, sir, paano pag 10:11? Bakit? Perfect ba? No. Close. Pinakamalapit dito sa mga time na sinulat ko na to or nilagay ko na to, yan yung mga fair value gap na gusto nyo i-trade or dapat ninyong i-trade. Okay? Yan siya. So now, meron akong limang idodrawing sa inyo. Okay lang ba? Meron akong limang idodrawing sa inyo and once na madrawing ko tong limang to, tapos na ang silver bullet ninyo. Lima lang. I challenge you. Lima. Meron lang akong limang idodrawing sa inyo and then that's it. Tapos, gets nyo na kung paano ang silver bullet ninyo. Sir, kailangan po ba ng bias niyan, coach? Ito masasabi ko sa inyo. Pag naghahanap kayo ng silver bullet, guys, you don't need your bias. Fuck the bias. Hindi mo kailangan tumingin ng higher time frame to trade silver bullet. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kailangan ng bias. So let's say for example, hindi ka marunong mag-trade ng bias, hindi mo alam kung paano ang bias, guess what? I don't fucking care. Trade silver bullet. Again, disclaimer, don't take my word out of context. When it comes to silver bullet, you don't need your fucking bias. You don't need that. Siyempre, titingin ka ng higher time frame, not to tell your bias, pero malaman kung saan ang TP mo. Tama ba ako doon? Alam nga, nandun ka lang mag-stick. Eh, hindi mo naman kaya lahat makita sa 1-minute time frame. Siyempre, hanapin mo TP mo. Diba? Common sense. Pero again, hindi ko sinabing tingin ka muna sa weekly mo kung saan mangyayari yung presyo. Hindi mo kailangan tumingin ng weekly time frame just to say bullish or bearish ang trend. No. Silver bullet doesn't need bias of the day. Silver bullet is the bias of the day. Parang ganun yung sinasabi ni ICT. Si silver bullet ang nagkikreate ng bias. Why? Umaga sa New York yun eh. Type Y na chat. Nagets nyo ba yung simple point? Bakit magkakaroon ng bias eh kakaumaga pa lang sa New York? Kung ano? Oo nga. Okay. See? Ang galing. Goosebumps. Yung iba. Tama ba? Paano mo hanapin yung bias? Wala kang bias to. Not until na mag-open yung market na yon. Eh guess what? Anong oras ba silver bullet? It's an 8:30. That's why. So, I don't need that one. No one trades that one. It's fine. Okay. But anyways, wag nyo muna tingnan yung chart. Why?
It will fuel a lot of disappointment in life. It will fuel a lot of disappointment. So you don't need that one. Okay lang yan. Okay, kung di nyo nasabayan yan, di naman talaga nyo masasabayan yan. It's fine. So now, enough the chit-chat. So I will draw 5 sample. I will draw a 5 sample of silver bullet. And after nyan, after ko ma-drawing to, magigets yun na kung paano nag-work ang silver bullet ninyo. There you go. Pak. So now, Sir Kim, ano itsura niyan? Ano ba to? Judas wing ba yan? No? When it comes to silver bullet, importante na alam nyo to. Ito na yung cheat sheet nyo. Ito na yung cheat sheet or clean cheat sheet ninyo when it comes to silver bullet. Ito na yung cheat nyo. Ito na yung kodigo ninyo. Hanapin mo to. Yung sinabi ko na yan. So now, let's say for example, ito yung 9:30. Let's say 9:20. Let's say for example, meron ka 9:20 dito. Right around 9:20. Something like here. Then the price, massively push downside. And then, ito naman yung 9:30 mo, sakto. Okay? So, sige, ipi-perfect ko as much as possible. Okay? So, sabihin na natin 8 o'clock, 8 to 9-ish, okay? PM. So, ganyan. Okay? Highs and lows, ha? Don't take my word. Out of context. Hayaan nyo. Bibigyan ko kayo ng bearish and bullish scenario nito. So, ito muna. Okay? Hanapin nyo yung highs and lows. So, kung may high ka dito, and then lows nyan, hanapin mo. Diba? Hanapin mo lang. Ganyan. Hindi ko naman sinabi i-trade mo. Hanapin mo lang. I-indicate mo lang. Okay? Kasi it will serve as your liquidity. Okay? Hanapin mo. Now, 9:30. Ito na yung 9:30. So, syempre, 30 minutes after, 10 o'clock na. Ayan. Dito naguguluhan yung maraming tao when it comes to silver bullet is, Sir Kim, may fair value gap dito. Type Y na chat. Ito ba yung nangyayari sa inyo? Huwag nyo na akong lokohin. Umamin na kayo. Ito ang nakikita nyo yung fair value gap. Once na pumunta ang presyo dyan, dyan nyo sinashort. Thinking of, fuck that, silver bullet yan. No. Hindi po silver bullet yan. Naintindihan? Hindi po. Eh, sir, yung bakit? Diba? Bakit ganun? Ako po, based sa aking paggamit ng silver bullet, hindi ko ginagamit yung 9:30 onwards as a fair value gap. No, hindi. Bakit? May cause of delay. Lahat na di-delay. Due to news, di ba? Massive movement, katulad ngayon. Okay? Again guys, huwag kayong magpanic kay S&P 500 na hindi nyo siya natitrade. Guess what guys, hanggang dyan lang yan. Believe me, if I'm not mistaken, hanggang dyan lang yan. Mamaya pagagalaw to. Okay? Ililiquidate niya lang lahat ng pera, both sides of the liquidity, highs and lows. So, pwede bumagsak to ng sobra-sobra, pero eventually, I don't know, bahala kayo. Okay? Magsayang kayo ng pera niyo kung gusto ninyo. Okay? Now, hindi ito yung gagamitin ko. Bakit? Guys, ang nagiging valid lang po na fair value gap when it comes to silver bullet is eto. Notice, hindi ko nilagay, no? Para syempre, mahirapan yung mga taong hindi naman nakinig. Tama ba? Now, wag nyong kukunin ang 9:30 na fair value gap to 9:40 fair value gap. Wala kang pakialam dyan sa tatlo na to. Ito, tignan mo. Yung 9:50 or 9:50 na to, papunta dito. Naiintindihan? Type Y na chat. Lahat ba tayo same page? May naiiwan pa ba? Let me know kung may hindi pa nakakaintindi. Okay? Situational din po pala yan, coach. Yes, conditioning. It's a market conditioning. O, di ba? Lahat conditioning.
Ayan, so again ha, kung may question kayo, let me know. Pero kung wala, let me know din, okay? So far, okay naman, nakakasabay lahat. So now, again ha, yung 930 highs and lows, huwag nyo kukunin yung per valley gap na yan. Diyan kayo magkakamali. Ipakikita niya sa kasi sa inyo yan. Okay, makikita at makikita nyo na may per valley gap dito. And maybe dito din. And maybe dito din. Pero again ha, hindi nagiging valid yung mga yan. Nagiging liquidities yan. Nai-sweep lahat yan. Bakit? Ang per valley gap is meant to be broken. Now, what if tignan mo to? Titigan mo to? Okay? Titigan mo tong lahat ng to naka-highlight. What if titigan mo to? Now, extend mo yung 930 mo. Ito yung alas G's. 10 o'clock to. There you go. That's your 10 o'clock. Yan. Pagpasok ng 10 o'clock, ito yung importante. Okay? Importante ito para sa lahat ng mga nanonood. Tignan mo kung ano mangyayari sa price dito sa taas na to. Again, pwede mong kalimutan lahat to. Pero wag lang ito. Itong vicinity na to ang pinaka-importante. Yan. Naintindihan? Kalimutan mo muna to, once na nabasag to, ito ang intindihin mo. Okay? Yan ang intindihin mo. Now, anong gusto mo mangyari? Guys, alam nyo ba to? Turtle soup. Rejected to the upside, open above, open below. Rejected, liquidity sweep. Yan ang ayokong mangyari sa inyo. Madalas sa inyo, ganito mangyayari. Naintindihan? Madalas. And now, sasabihin nyo sa akin, uutakan nyo ako, may per valley gap dito, Sir Kim, nakita ko yon. Pero ito yung 10 o'clock mo. Sinong niloko mo? Ano, na-short mo yan? Ulul. Okay? No. Sinong niloko mo? Now, pag gumanto ang presyo, wag na wag nyo nga habulin to. Bakit? Bibigyan kayo ng entry niyan somewhere here. Babalik ang presyo dito whether you like it or not. Somewhere around those zones. Okay? Basta ang tatandaan nyo, your main focus should be on the breaking area. Breaking zones. Okay? Ito yung focus ninyo. Dito sa zones na to. Now, there you go. Ano nakita nyo dito? Breaking above the 9:30 highs, pasok ang sa alas G's, pasok ang 10 o'clock. Now, ano nakita nyo? Fair body gap. Once you see a fair body gap here, and now, I know, most of you guys, makakita kayong fair body gap dito, tama? Lagi yan, guys. Hindi nyo ba napapansin na mayroong mga unmitigated fair body gap sa ilalim niyan? And now, ikaw naman, as a trader, ang iisipin mo, dyan babalik yan bago tumaas. No. You are mistaken. Dyan ka ba naiiwan? Type Y na chat. Sino naiiwan sa mga ganyan? Hindi na binabalikan to. Me. So now, kaya nga sabi ko sa inyo, your focus should be on these zones. Intindihan? These zones. Kapag nakita nyo nag-open above 9:30 and now the price is pushing higher. Let's say guys ha, sumasabog ang presyo. Ito yung isa sa mga magandang gawin ninyo. Once na sumasabog ang presyo guys, hindi nyo kailangan habulin yung presyo. Hindi nyo kailangan mag long. No. Mas mabuti pa nga yun eh. Kasi ang bias nyo na ngayon ay long position. Massively long. Bakit? Na mag-iiwan yun eh. Mag-iiwan yun ng bullish per valley gap. Tama ba ako doon? Mag-iiwan yun ng trail sa ilalim. Same exacting to the downside. And ano yung motto natin when it comes to the downside? Nothing goes down in a straight line. Tama ba ako doon? Tingnan nyo to. Nothing goes down in a straight line. Wala kang makikitang ganun na sobrang haba niyan. Wala.
Eh, tignan nyo nga to. Kung kaya niya palang bumaba dito, hindi dapat binaba niya na. Pero anong ginawa? Kumuha pa ng momentum, tiyan, tsaka bumaba. Kasi nga, nothing goes down in a straight line. That's the algorithm of the market. Intindihan? So now, once na meron kang fair value gap above the 930 highs and lows or below the 930 highs and lows, you will take a trade on that zone and now let the price begin to rally and target the rest of the liquidity resting above or below. Naintindihan? Yan. Eh, Sir Kim, paano to? Diba? Paano ngayon to? Okay? Paano tong dalawang liquidity na to? So, mamaya to. Okay? So, take note nyo lang to muna dito. Yan. Tabi natin yan. There you go. It's a market conditioning. Yan. And now, we are done to one. Meron na tayong isang drawing. Type wire na chat. Okay ba? Naiintindihan na ba? Nakakasunod ba? So far, nakakasunod. Now, let's move on to the second drawing. Now, I will draw something like this. Tada! Tada! And tada! Pwede din ganito. Tsaka baba. Pero hindi siya bumaba. Pwede din tumaas. Pag ganito. Then pag ganyan. Ayan. Okay? So, let's say something like this. Okay? Same exact thing. 930 highs and lows. Right here. Ito din. 930 highs and lows mo. Right there. Pero ang ginawa dito, let's say for example, double top. Alam nyo ibig sabihin ng double top? Bearish. Okay? Pero hindi ibig sabihin nyo, i-trade mo na to. For short. No. You need a lot of confirmation to do that one. Now, once na double top to, Sir Kim, and then, ang alas gis namin is right around here. Right around here. Paano namin siya malulong and short position during those times? Again, sabi ko sa inyo, i-indicate nyo muna ang highs and lows. Ito, highs and lows mo. So, now you're aiming for that one to be break or reject. Dalawa lang yun, guys. Kaya ayokong mawalan kayo ng opportunity na makapag-trade during those times kasi dalawang option na lang yun. It's either break or fail. Yun lang. If it failed, do the exact same thing. Do the exact same thing. Nothing goes down in a straight line. Naiintindihan? Ganun lang. Eh, Sir Kim, paano kung gumanyan? Diba? Paano kung gumanyan? Eh, di syempre, hanapin nyo kung saan majority nag-close ang price. Now, eh, Sir Kim, ang hirap eh. Ganito kasi yan. Anong nangyayari kasi sa amin during trading, hindi mo kasi maintindihan, Sir Kim, eh. Kasi ikam yung nakakita eh. O, sige. Eh, nang sabi mo, ha? Yan. Ganyan. Eh, anong nangyari, sir? Ito yung alas gis, ito yung 10 o'clock. Yan, ito yung 10 o'clock. Eh, then, anong nangyari ay pumutok ang presyo. Tama? Now, may nakita kami fair value gap dito. Yan. Fair value gap. Pero, sir, ang nangyari, oh, again, ha? I-indicate ko to para di tayo magkalituhan. Alas gis. Sabog ang market. Alas gis. Now, ang ginawa, itong fair value gap, dalawa yan, Sir Kim, eh. Hindi ko lang nakita kanina, eh. Pero dalawa yan, eh. Pero ang nangyari, guys, is gumanyan, binasag yung dalawang, ano, fair value gap mo na potential trade. Guess what? You will count that one as what? May nakakaalam na ba? Ano kayang, ano to? Correct, Jericho. That's your turtle soup. And now, kung titignan mo sa higher time frame, ganito itsura niyan. Pak! Ganyan. See? And, Sir Kim, oo nga, paano namin ititrade? Turtle soup? Find a good fair value gap. Trade that into a short. Target the rest of the liquidity below. Mm-hmm. Diba? So, we have now three drawings, okay? Three in one. So, meron na tayong
Okay, basta naiintindihan nyo na to ha, kung saan ang majority ng price, rejection, dun napupunta ang price. So dito nag-open, edi syempre long. Dito, rejected, open below, there you go, downside. Now, another one. Yan. So now, since alam nyo na, since nakita nyo to, okay, itong number one na to guys, pwede nyo itong pangalanan as a strong bullet. Okay, yun na lang. Para may keyword tayo guys. Gusto ko kasi laging gumagawa ng mga keyword para during live or during dito sa Discord, may magta-type lang, ay, nakita ko parang strong bullet yung mangyayari sa New York session eh. Diba? Pag strong bullet, ibig sabihin guys, it's either up or down talaga, pero same ng itsura or same yung mangyayari. Okay? FPJ, pwede din. Kayo bahala kung anong gusto nyo yung ipangalan dito, ganun. Okay? So now, actually, na-drawing ko na pala, pero sige, para din mas maganda yung drawing, para hindi kayo mahirapan tumingin. Okay? Yan. Yan. Okay? So, ganyan. And then, there you go. And then, ito ang 10 o'clock. Now, naiintindihan nyo na ba? Eh, Sir Kim, ano to? Ano pala to? I forgot to mention, Sir Kim. Ano to? Ibig sabihin ba na ito, Sir Kim, dito namin makikita yung fair value gap namin na yan? Yes. On that zone, ninyo po makikita yung mga fair value gap na yan. Naintindihan? Diyan nyo siya makikita. So, take note of that numbers. Eh, Sir Kim, paano yung 10:40? Pwede pa rin, guys, pero mabilis na yung movement or talagang nakawala na yung movement doon. So, possible, hindi na kayo makakuha ng 5 handles doon. Okay? So, hindi na po. So, yun lang. So, ang last chance na trade nyo is 10:37 to 10:38. Something like that. Okay? Yun lang. Okay? Yun yung last na pwede nyo ma-experience or matitrade nyo when it comes to silver bullet. Basta tatandaan nyo lang tong zone sa to. Eh, Sir Kim, ibig sabihin ba nyan? 10:08, 10:07, 10:03, hindi namin po pwede i-take yung fair value gap. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko, nag-open ba above or below? Pag nakita nyo, tada! Hindi mo na kailangan hintayin to. Huwag mong ikukulong yung sarili mo dahil dito lang sa nakasulat na to. Hindi kami ganun magturo dito. Okay? Yun yung kamalian ng iba. Kasi pag nakasulat na 920, stick to that one. 920 talaga dapat. No. Pero alam nyo ba, sinabi ni ICT na 9:30 talaga. 9:30 to 11 time window ang silver bullet. Mm-hmm. Hindi nyo alam. Bakit? Ang sinabi niya lang is 10 to 11. Pero guess what? When I was watching old videos of ICT when it comes to silver bullet, he mentioned 9:30 is the key player. Bakit? Tapos na lahat ng news ng 9:30. Tama? Tapos na. 8 o'clock, 8:30, tapos. 9:30, wala na. All algorithm market. Siya ngayon na nagiging key pointers ninyo. Naintindihan? There you go. Ayan. So, ayun, may nakita ko kanina nagtatanong about sa PDF file netong silver bullet. I don't have a PDF file neto. Okay, wala akong PDF file. Pero gumagawa ako. Okay, gumagawa ako. Pero kung gusto nyo makita, meron ako dito, ito. Meron ako trading journal dito na ginawa para sa akin lang. Ito yung para sa mentoring class, okay? Para sa mentoring class ko. So, yan. Siyempre, napakaganda na, no? Ayan. So, meron ako dito silver bullet, ganyan. And then, ito yung mga, ito way back before pa. Ito yung mga drawings ko way back before. Yan ang key pointers ko. I call that one as a strong bullet, a silver bullet, the best silver bullet. Bakit? Kasi that's a turtle soup and a strong bullet right here. And then, tingnan nyo itong key pointers na nilagay ko.
See? And then meron ako ditong mastering silver bullet, ito. Ayan, you can check the time below so you can calibrate on your own preference right here. There you go. Natatandaan nyo pa to? Ba? Natatandaan nyo pa to? So that's why sabi ko nga sa inyo, huwag nyong habulin yung ganitong klaseng movement. Okay? Sabi ko sa inyo, huwag na huwag nyong habulin yung ganitong klaseng movement. Bakit? Kasi nga, hindi naman kayo iiwan yan. Ganun din sa taas. Nothing goes up in a straight line. Naiintindihan? Nothing goes up in a straight line. Ganon din sa below. So, imposibleng maiwan kayo yan. Di kayo iiwan yan. And guess what? Tingnan nyo nangyari. A breaker block right around here. Pwede nyo ilong to. A good reaction to that fair fucking gap. Eh, Sir Kim, ito yung 930 highs and lows mo ah. Ano ba sabi ko? Right here. High, lows, turtle soup, open below, fair value gap, same exacting ba yan dito sa dinrowing ko kanina? Parang ganito, baliktad lang. Diba? Baliktad lang. Practice, guys. Practice. Okay? Practice. Ayan. So anyways, ito yun. Wala akong PDF file. So gagawa pa ako ng PDF file for this one. So, yeah. So I hope na-enjoy nyo yung mastering silver bullet natin. So, sige. Kung gusto nyo basahin to, this is a silver bullet. We'll always give you 5 handles every day of the day and time. Okay? Monday to Friday during regular time session. 5 handles is equivalent of 10 pips. 5 silver bullet will always give you 5 handles. High chance of profit. The body tells a story. The weak do the damage. Naintindihan? The body tells the story. The weak do the damage. The first macro of the silver bullet is happening during 9:30 PM to 11 PM window time. Yan ang totoong sinabi ni ICT sa pinakaunang-unang ways niya kung para tinuro ang silver bullet. I hope you got it for free. There you go, it's free. During the market of 10 to 11 market, you need to see a breaking on support and resistance and wait for the opening and look for fair value gap. Then first touch, good, diba? Sabi ko nga sa inyo, unang magandang touch, good reaction touch. Dun sa zones na yon, trade it. Pwede ka naman mag-stop loss. Hindi ko naman sinabi huwag ka maglagay ng stop loss. Okay? There you go. Okay? So, ito naman, hindi sa akin tong term na to. Okay? Hindi sa akin to, kundi kay ICT to. Ito yung totoong same words, exact words po na sinabi ni ICT nung tinuro niya ang silver bullet noon. Also, you can wait for the price to run into a liquidity above or below. You don't need a bias to trade silver bullet. Type Y na chat. Tama ba yung sinabi ko kanina? Hindi mo daw kailangan mag-trade. Di mo daw kailangan alamin ang bias to trade silver bullet. Wala siyang pakialam sa bias mo. So, yung tanong ni Waki kanina, ayan o, si ICT na nagsabi. You don't need a bias to trade silver bullet. Keep that in mind. You want to see an obvious run above a high or a relative equal highs and lows and then reject that. Guess what guys, ito English version, tinagalog ko sa inyo, di ba? Dinrowing ko sa inyo, sabi ko naman sa inyo. Open above, rejected below, turtle soup. You got it. Intindihan? And now, ayan o, you want to see an obvious run. Obvious nga, di ba? Obvious. So, ibig sabihin, malaki. Malaki or bagsak na movement doon sa relative highs, equal highs and lows noon. And then sabi niya, ayun o, sabi niya, obvious run above a high or relative equal high and lows and then reject that. Ano sa tingin niyo ibig sabihin ng sinabi ni ICT?
ganyan daw, obvious run, dito daw yung dito ka daw nakatingin, biglang sumabog, and then gumanyan. Yan yung pinopoint ni ICT. You need to see an obvious run towards to the upside, a buy side liquidity, and then reject that. Type Y in the chat. Naintindihan nyo na ba? Reject that. Also, you want to see an opposing liquidity pool. Opposing, kabaliktaran. And wait for it to move sharply into that direction. And once it does that, ito yung pinakamadiin na sinabi ni ICT. And once it does that, any fucking pair valley gap, trade that. I don't care. Trade that. Ano sa tingin niyo? Obvious run, ha? Kayo na bahala humusga. Okay? Basta ako, binigay ko na sa inyo. Sample of theoretical illustration, ayan na, binigay ko na sa inyo. Actually, notes ko to way back before. Ayan, oh. Okay? So, makikita niyo yung totoong sulat kamay ko. Ayan, sulat kamay ko yan. Akin lahat yan. But, anyways, madami pa yan. Okay, madami pa yan. But anyways, ito lang muna ipapakita ko sa inyo for now. Type Y in the chat if you enjoy the Mastering Silver Bullet. Now, you can trade later tonight. Okay? Now, pwede nyo siyang matrade later tonight. Problema ba yon? I believe hindi. So now, I will give you the one last screenshot na gusto nyong kunin or gusto nyong kunin. Pwede nyo na siya i-screenshot ngayon. There you go. Okay? There you go. Now, tanong. Sir Kim, kailangan pa ba naming yung Judas Swing? Kailangan pa ba namin ng Judas Swing? So for me, yes and no. Yes, because kung gusto nyo matrade ng maaga tong si Silver Bullet, okay lang. Pero hindi Silver Bullet ang tinitrade mo. Okay? You're playing Judas Swing. Pero sometimes, late ang Judas Swing, pero si Silver Bullet, ano sabi ko? Hindi na di-delay si Silver Bullet. It shows up every single day dyan sa session lang na yan. And guess what? Type Y in the chat. Meron na tayong dalawang session na pwede matrade kay Silver Bullet. We have a London session and New York session. Type Y in the chat. There you go. Congratulations sa inyo. And now, it's 9 o'clock. Almost 9 o'clock. Now, ano sabi ko sa inyo? Go to your 1-minute chart, 5-minute chart, I don't care. Basta lower time frame. Ano gagawin nyo? Find your highs and lows. Gusto nyo kunin ng 8:30 highs and lows? Of course, ito yan. Tama? Ito yan. Siyempre, dadalawa lang yan. Now, kulang pa ba? Yes. Wala pa tayong 9:30. Somewhere here pa yung 9:30 natin. Here. And then, pasok ng 10 o'clock will be here. So, we have a little bit of time frame to do that one. Pero, sige, just to keep a bonus for you guys. As you can see, we're here on a 15 minutes chart. This is not a silver bullet, this is an NWOG chart. Okay, NWOG tong nakikita nyo na to. So, this is the NWOG situation na meron tayo on a hourly chart. Ayan, hourly chart. And you can see clearly S&P 500 is now rejected to that volume imbalance tuloy, NWOG right around here. So, I'm expecting S&P 500 will try to aim, I think, lower tonight. Pagpasok ng silver bullet natin, it could target the lows. Okay, pwede niyang targetin yung lows natin somewhere around here or go back to this area. But again, pwede din siyang tumaas, pabalik dito kasi ganun kabilis siyang nireject dyan sa zones na yan. So, ito na lang ang choice ko dyan. Okay, so if I'm going to 30 minutes time frame to see it more clearly,
Naglagay ako dito ng line, as you can see. Yan. Yan. So, if ang presyo natin, when it comes to speaking in NMOG, once na hindi natin nakuha tong lows na to, pagpasok ng 10 o'clock, then definitely makakita tayo ng massively movement to the downside papunta dito. Or, pag hindi naman natin binasag to, syempre, kabaliktaran, babalikan natin to massively. And then, here. Yan ang kagandahan. Ang sarap gumamit ng NWOG pag marunong kang mag-silver bullet. Bakit? Ayan na, nandiyan na. Parang ito yung bias mo. Silver bullet ang nagsasabi kung ano magiging majority ng trend ng araw na ito. Type Y na chat. No, malinaw na ba sa inyo halos lahat? Malinaw na ba? Now, ayoko nang makakita ng screenshot ng technical analysis nyo. Sa silver bullet, ang pinupoint na per valley gap ninyo, 920. 920 per valley gap, kinukuha nyo na. Ayoko nang ganun. Mag-start kayo maglagay ng per valley gap dito. The rest, huwag nyong pakialaman. Naintindihan? Ulitin ko, the rest na to, huwag nyong pakikialaman. Huwag nyong lagyan ng fair value gap to. Ito ang lagyan nyo. Onwards. Okay? Onwards. There you go. Wow, it feels good to be back. So now, sino-sino dito ang magta-trade tonight? And guess what? Bitcoin ang titirahin ko tonight. Si Bitcoin, guys, it works on Bitcoin. It works on Bitcoin. Ang sarap i-trade ni Bitcoin when it comes to silver bullet. Bakit? Ang laki talaga ng reward. Ang laki ng reward when it comes to Bitcoin. And then, ang laki na rin ng leveraging na ginagamit ko for Bitcoin. Nag-try ako nung nakaraan. I think last week. Nag-try ako last week. Papuntang $10, $15, up na ako ng up, $80. Guess what? Kasi bago na yung leveraging ko, guys. So, I'm leveraging, averaging leveraging ko is 150x. So, naka 150x na ako sa BingX. Okay? And, based dun sa experience ko sa spread, hindi ganong kalaki yung spread ko kasi maliit pa lang yung margin na ginagamit ko doon. Pero, I think, the more na dumadami, the more na lumalaki yun, the more na lalaki yung spread ko for that one, for sure. So, for now, I'm sticking $250 to $80 trade on Bitcoin para dun practicing yung silver bullet ko sa 150x. Pero, yeah, S&P 500, stick ako sa 100x. Okay? So, yun lang. Hi! There you go. You need to master the silver bullet. Now, Sir Kim, how about the assignment? Anong assignment nyo? Diba? Kailangan may assignment. Di pa pwedeng wala. Paano kung magbaban yan? Kung walang assignment. Okay? So, now, in this assignment, I want you to take a look live chart. Ayoko ng replay. Ayoko ng replay boto na yan. Huwag yung pakita sa akin yung mga chart ninyo way back before, last 3 weeks ago, whatsoever. Hindi ko na kailangan yon. Okay? Ang kailangan ko, 2 to 3 screenshots before and after 9:30 and 10 o'clock onwards. And syempre, yung last screenshot nyo is yung output. Tama ba yung hula mo? Hulalisis mo? Tumama ba yung hulalisis mo? Tama ba yung anticipation mo with that one? I want you to pass that one. Gusto ko tapusin nyo yung buong week. Since, you know, it's Tuesday, so bigyan ko kayo hanggang Friday, tapusin nyo yon. Okay? Every single, just show up every single day. Wala pa kailang kung matutulog ka buong araw, pero pagpasok ng alas 10, gumising ka. Okay, gumising ka. Okay? Tingnan mo. Kay BTC Coach, hindi naman. Okay? Kahit kay S&P lang. S&P. Kasi sa S&P, sure talaga to. Sure na may silver bullet siya. Okay? Ang Bitcoin kasi, kinakapa ko. And guess what? Nagigets ko na kung paano i-trade si Bitcoin. Hindi 5 handles ang binibigay ni Bitcoin. Sobra-sobra pa. So, kaya talagang paldo-paldo kay Bitcoin. Doon ako nagtitrade sa BingX ko when it comes to Bitcoin silver bullet. Napakalaki talaga ng reward ko doon. Okay?
So, yun lang. So, pwede kayo mag-trade sa S&P 500 and then Bitcoin kung gusto ninyo mag-chart kay Bitcoin. Okay? So, yun lang. Okay. So, naranasan ko kay BingX. Okay? Kay BingX. So, kung makikita nyo dito sa aking insight ko, right around here, naglong ako, nag-press ako ng long somewhere around in these zones, pero ang spread ko is right around here. Hindi siya ganong kalaki. Okay? Hindi siya sobrang laki. Pero guess what ha? Ang sarap talaga pag alam mo ginagawa mo. Ang sarap sa feeling kapag alam mo kung ano mangyayari sa ginagawa mo. See? There you go. Hindi ako natatakot. Okay? I'm not afraid to lose. Kasi alam ko naman ginagawa ko. Alam ko kung saan ang tamang stop loss for that one. Okay? So, yun lang. Okay. There you go. Okay. Ituturo mo rin, coach, yung kay BTC next time. So, not until maturo ko sa inyo yung Judas Swing. That will be tomorrow or on Wednesday. Pero I believe, bawi muna tayo sa YouTube. So, definitely mag-YouTube live muna tayo tomorrow. So, para i-apply lahat yung natutunan nyo tonight. Okay ba yon? Okay lang ba sa inyo yon? Siyempre, application. Alam nga na puro na lang tayo salita dito or theory na lang. Hindi ko pinakikita sa inyo ng live. So, magtaka kayo nun. Okay? So, we will do a live trade tomorrow in YouTube. So, for now, dinedicate ko lang yung time ko para matuto kayo and para magbigay ng time para sa inyo. Kasi kung di ako magbibigay ng time sa inyo, hindi nyo matututunan to. Hindi nyo magigets or hindi nyo makukuha yung gusto ninyo makuha. Pero, I wish. Nabawasan yung pag-worry ninyo when it comes to silver bullet kasi clear ko na para sa inyo lahat. Ayoko nang malilito kayo kung saan yung hahanapin yung fair value gap, saan yung valid and hindi valid fair value gap. There you go. I did show it to you. Pinakita ko din sa inyo yung notes ko. Yung iba sa inyo may mga screenshot na, so which is good. Take note of that one and cherish it for a lifetime. Type 1 in the chat, guys. Thank you so much for watching. Hope you're having a great night so far. Diba? Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. Hindi nyo kailangan magdabog-dabog dyan. Para lang matutunan. Okay? Binibigyan ko naman kayo ng opportunity to learn. Okay? As much as possible. Okay? As much as possible. So, thank you so much. Okay? So, yun lang. So, tonight, kung gusto nyo mag-trade tonight, I guarantee you, you can trade it tonight. I bet. Okay? I bet. So, again, i-end ko na tong recording natin sa YouTube. And that's it.